the Colonel Albert Pero at the time, directed to si PNP ba ito, sila magsama. Ah, sir, ang ibig mong sabihin, si Kerbin Espinosa during the time, kasama ni then General Bato. Yes, General. Okay. At dito, dito na pumasok yung sinasabing involvement mo sa Malaysia drug trafficking. Ang Malaysian drug trafficking involvement, Your Honor, Mr. Chair, is right after disband natin naman yung Paruhino Groups. Ah, so hindi pa pumapasok dito. So, pero, Colonel Paro, that you mentioned kanina din, kinonfirm na binibigyan ka ng 20,000 per month para doon sa drugs. During the investigation of Kerwin Espinosa, Your Honor, Mr. Chair. So, nakita kayo ni Colonel Paro? Pero, Your Honor. Pero? Yes. Pero. Sorry. So, si Colonel Pero, saka kayo, nakita kayo, nagkaroon kayo ng confrontation? Am I correct? Mr. Chair, doon ako at the time kay Chief PNP Bato de la Rosa, nung mag-usap kami, bumila lang lumabas sa cubicle si Colonel Pero na nagsabi na totoo yung job. Kausap ko si Kerwin, galing ako doon sa Abu Dhabi. Nahuli natin si Kerwin, nagsabi siya na ikaw, involved ka daw ng 20,000 per month at saka doon ka nasahin sa Davao. So in other words, Mr. Chairman, wala kang history that kapag nasahin kayo sa isang area, nagkakaroon ng maraming patayan. As a matter of fact, mayroon kasi nasabi dito, you have arrested 168. Wala rin yun sa affidavit mo, but during that time sa Osamis, 168 arrested, convicted, siyam lang ang namatay for 2 years. Yes, Your Honor, Mr. Chair. It's correct as well. Yes, Your Honor. Okay. So in other words, you're being implicated into a Malaysian trafficking group was started to evolve during your time when you were in Osamis. Yes, Your Honor, Mr. Chair. And this was perpetrated by whom? Police Major General Archie Gamboa, Your Honor, Mr. Chair. So si General Gamboa nagsabi sa iyo that you are involved in a Malaysian drug trafficking. And this was translated to an information to the Chief NP. Yes, yes. And then afterwards nakarating kay former President Duterte. Ako na ang nagsabi, Your Honor, Mr. Chair, kay President. Galing ako kay office ni General Gamboa. Napapunta na ako sa Malacanang. Yes. Nag-advantage ako, Your Honor, Mr. Chair, na magsalita sa kanya na ako sa ganito. Yes, kanina sinabi mo yun. I agree with that. You were called by President Digong. At sinabi sa iyo ni Digong kung bakit, tinatanong mo si Digong kung bakit kasama ka doon sa drug list. Could you confirm that there are two drug list during that time? One coming from Videa, and one coming from the President. One coming from Videa, and Your Honor, Mr. Chair, ang PR abuse list that came from the indigenous community na mag-join Sulamite to talk kung sino itong nasa list or exclusion, inclusion, sino yung fronte para bigay kay President Chair, Your Honor, Mr. Chair, parang lahat na na-confirm na na from any operating sa indigenous community, nagtatanong ako, okay na ito, ito talaga ang loss ng pera death list. Kaya na-confirm na ito from law enforcement. Sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honor. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi prior pa to the call? Hindi pa, Your Honor. So, ito po yung kauna-unahan. Yes, okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yun na ang isang chief PNP direct ang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba yung normal procedure? Hindi normal, Your Honor. Hindi normal yung yes. Pagtawag po sa inyo ng diretso. Yes, ni Chief PNP Bato de la Rosa. Yes, bakit po ninyo nasabi na hindi po normal?
kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga, trusa documents na pagdala sa inyo na ikaw, Espinedo, sa personnel, na ikaw na-assign na doon, so mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So paano nyo na siguro na yung kausap po ninyo sa telepono, eh si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell you the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka. May impis ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de la Rosa, ang bagong hiti ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya, na nag-request, nakikilala ko, Your Honor. Ah, so nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major? Major, yes. Plus major, tama po ba? Major, okay. Yes, Your Honor. So nung kayo po ay nag-ausap ni then Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo, ha? Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera, so dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat, alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, so, Your Honor. So sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, Your Honor. By all means. Yes. Okay. Dito rin po, sa isang, sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personal reported to PNP Chief de la Rosa at his office in Camp Crame. Lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato de la Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direk ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay? Kay Chief PNP de la Rosa, Your Honor. So yung Presidente po pinag-uusapan po natin, si President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Batot, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso po kayo nagre-report? Oo. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsyong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors, hindi, okay. Normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP ba to? Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Sa sistemang yan. O yun, so, wait, putulin kita doon. So, alam mo na pala nagkakaproblema kayo sa sistemang yon. At alam mo na mga foreigners yun. At alam mo merong dalawa na PDLs na ang kakso convicted with murder. Bakit pinagsama mo sila? Wala naman po kami. Because of the approval of the three levels. Is that what you're trying to say? As recommended. As recommended by them. Yes. Di ba? So, the final approval lies with you. Am I correct? Supposed to be. Answer me. Yes, Your Honor. Yes, so you have the responsibility. Oh. Ikaw ang nag-approve na yung lima magsama-sama sa isang Bartolina. Pero, tama? Yes, Your Honor. Oh, that is what we are trying to ask. Congressman Johnny Pimentel was asking you. Di ba? Wait. Kanina sinatanong ka ni Congressman Johnny Pimentel. Ang sinasabi mo, wala kang responsibilidad doon. Ang sinasabi mo, first level, second level, and third level responsibility yan. Hindi ko responsibilidad yan. Di ba? Alam mo, Warden, mahirap magtahi-tahi ng kasinungalingan. Di ba? Alam mo, nakakalungkot. Dahil pinagtatakpan mo yung pagkakasala ng pagpatay doon sa tatlong Chinese national. Sabihin na natin, pinakamasama na silang tao sa buong mundo. Pero wala tayong karapatan na maging bahagi tayo para magbuhi sila ng buhay. Ano ba yun, Warden? Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ka nakukonsensya? Ha? Nakukonsensya po. Nakukonsensya ka? Opo. So ngayon nakukonsensya ka na? Pero wala po akong kinalaman sa nangyaring patay. Pero ano, wala kang responsibilidad samantalang sinasabi mo that you have this final approval. Mr. Chairman, I think this person is lying to his date.
At nakita naman po natin that kanina sinasabi niya na hindi niya level yung responsibilidad na yon, and now he's changing his testimony na yung final approval na sa kanya because si Inspector, Senior Inspector Nono Poro told us na ang final, ha, final approval lies with the warden, which is the right procedure. In any institution, in any agency, it's always the head who have the responsibility of all what is happening in his agency. And that's the reason why, Mr. Chairman, I believe that this person will always lie in this committee. Paano po kayo nakalabas ng Pilipinas? Sa Manila po, airport. Sa airport. Hindi nyo kasabay si Alice, si Sheila Goo? Hindi po. Saan kayo nakita? Sa Malaysia po. Sa Malaysia na? Oo. Yes po. Okay. Napunta kayo sa Bali, Indonesia? Maybe hindi po ako. Batam, Alice? Indonesia. Batak, Indonesia. Batam, yes. Batam, Indonesia. Napunta kayo ng Singapore? Opo. Sinong kasama niyo sa Singapore? Si Wesley Go, Alice Go, and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Go? Boyfriend ko po si Wesley Go. Boyfriend niyo si Wesley Go? Yes po. Therefore, malapit ka kay Alice Go? Hindi po. Hindi ka malapit, pero kilala mo siya? Kakalala, syempre. Kilala mo siya? Sister po siya ng ni Wesley Go. At business partner mo si Alice Go? No. Hindi. Pero pareho kayong na mayroong pogo. Hub, di ba? Hindi po. Wala kang pogo? Hub? Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga... Ano po lang, business? Real estate lang. Yes po. So, hindi I'm not related to any pogo po. Hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Go? Kakilala po. Kilala. Pero, pero kasama ka sa mga... korporasyon tulad ng Willwin, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Godo. Negosyo yun, di ba? Opo. Yung real estate na yan, yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So alam mo ang ibig sabihin nun, yung Lucky South 99 pogo yun, di ba? Si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sublease po. So hindi ka kasama sa Lucky South 99 na incorporator o sanay mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. Oh, therefore, nasa pogo business ka rin sapat consultant ka ng Lucky South 99. Rental business po, not pogo business po. Alin yun? Rental business po, not pogo business. Real estate po. Pero alam mo na yung rental na yan, pogo ang nagre-rent yan. Yes po, legal pogo. At kasama ka din doon, di ba? Oh, ito. Anong passport mo, aside...